Hello everyone! Welcome na naman sa ating bagong video ng about business making sa ating series na Maliit na Puhunan, Negosyong Magandang Simulan. So for today's video, isang ating gagawin ay coffee soap. Coffee whitening soap. Ayan. So ito po is Benguet beans. Actually, sa mall ko ito binili sa SM. Tapos malalaki siyang beans and then pina-ground ko na lang siya para madali po siyang ihalo sa sabon. So yun, para sa mga coffee lover, magugustuhan nyo ito yung sabon na ito. Kung gusto nyo bilhin ito, i-click na lang yung aking Shopee shop sa baba para supportahan yung ating small business. And yun, para sa other naman ng mga inspired na magsimula na lang soap business, isimulan nyo itong video na ito or panoorin nyo itong video na ito hanggang sa dulo para makita nyo kung paano gumawa ng coffee soap, which is very nice for the skin, no? Kasi it has antioxidant and maganda po ang benefits nito sa skin. Yung mga dark spots po, para rin po siyang exfoliation. And about this lang, aroma po nito is mabango. Maganda po ang natural scent nito. So, ito na gagawin natin. So, yun. Simulan na natin yung paggawa. And by the way pala guys, ito pa rin yung ating soap. Ito, makita ko sa inyo. Ayan. Available po ito sa Shopee. Ayan. Supportahan lang po para i-try nyo para malaman nyo kung talagang pupuli kayo. This is made of all natural ingredients. Kung paano ko po ipapakita sa inyo, ganun ko po ginagawa lahat ng aking sabon. Ayan. So ito po yung packaging guys. Ito po. Ayan. Goddess Whitening Soap. Alright. Goddess Beauty Soap. Ayan po. So I have different kind of soaps. Ayan. Meron po honey soap. Ayan. So dito po sila lahat. And then nandito po naman po yung aking gawa ng mga ibang soap. Ito yung maganda, yung milky oatmeal soap made of natural milk and sa oatmeal po, which is good for the skin. Also have glutathione and all natural oils and ingredients na nakatalaga namang will make your skin hydrated and whitened. Siyempre, mas younger looking skin, di ba? And healthier skin. I also have here, lemon zest na soap. Ito. So from the word itself, it's made of lemon juice, lemon zest, and then also have glutathione, natural oils. Yeah, so ito po siya, whitening soap din po ito. So yeah, mura lamang po, 69 pesos ko lang po ito binibenta sa Shopee ko. And meron din po tayong turmeric soap. Yeah, turmeric soap. Which is actually very good for the skin. Kasi alam naman natin ang turmeric or ginger is have many benefits on our health pag ini-intake. And pag externally naman po siyang pinapahit or like soap applying, maganda rin po ito dahil napakarami pong benefits, which is good for the skin and actually could whiten your skin, no? Ayan. Tapos meron din tayo yung latest ko, yung tomato soap. Ayan guys, nako, you should definitely try this out. Napaganda po nung effect nito sa ating skin and yan po. Mabango po siya, may tomato, made of real tomato po ito. And yun, also have glutathione, have vitamin E, vitamin A, and also natural oils. Also have honey. Yan. So napakarami pong mga benefits na to. If I were you should definitely try my soap. Yan, sa Shopee. So yan, simulan lang po natin ang paggawa ng soap making. Ang soap na, which is coffee grounds, Benguet beans coffee soap. Okay, so let's go ahead and try this out. So yun, syempre kailangan natin na timbangan. Okay? Kasi kailangan ko accurate yung ating ano. Para ay mag... Alright. Okay, so syempre, lalagyan natin siya ng oil. Okay. So, hindi po ganun karami yung ating gagawin. Sakto lang po. Okay. Tapos, lagyan natin siya na oil. Alright. Ito po is coconut oil. Okay. Wala po different kinds of oil. Depende po kung ano yung inyong recipe. Alright. Okay. Tapos, let's also put some castor oil. Para maganda po yung ating soap. Lagyan pa natin ng konti. Alright. Okay. And then, we should also put some vitamin E para po healthy ang ating magiging soap.
naman pong good for the skin ito. All natural po. Kung makikita nyo yung ingredients natin. And yung mga oils ko pong gamit is all natural. Healthy po ito sa skin. You should definitely try this out for about 2 weeks. 1 week to 2nd week na ako. Sure po ito. Na ang inyong skin is kinis naman po talaga. And then yun, kailangan din natin lagyan ng glutathione. Konti lang po. So, whitening soap po ito with glutathione, okay? Alright, lagyan din po natin siya ng konting honey para po ang ating skin is hydrated. Alright. Okay na yan. Okay. Tsaka po, ang effect po ng honey, aside from healthy po siya sa skin, is yung kapag po kasi ang ito, may mga like matatamis po, like honey, is ang tendency, kapag po naliligo tayo, yung bula po na gagawin ng ating homemade soap is creamy po. Tapos talaga namang ine-enhance yung skin natin, okay? Tapos kailangan din natin siya lagyan ng... Okay. Tapos pala yun guys, later, yan, lalagyan natin yung light natin, light, okay? So, dyan lang muna siya. Alright, so haluin muna natin ito. Para yung mga oils natin is consistent at maganda yung magiging texture. Alright, so halo-halo lang. So itong ginagawa ko pala guys is small amounts lamang po ng sabon. Para lang po makita nyo rin po paano yung gawin. Alright. Sundan nyo lang po hanggang sa dulo para matutunan nyo para gumawa ng sabon. Ganda ng consistency ng ating paghahalo. Alright, next natin is lalagyan natin ito. Lagyan natin siya ng fragrance para naman talaga naman umamoy ng maganda yung ating so natural fragrance po ito. Alright, tapos na. Okay. Tapos na. Guys, ilalagay na po natin yung line natin. Dahan-dahan lang po. And yun, always put po goggles, gloves, long sleeves kapag po nagagawa tayo ng sabon. Okay, safety precautions po para hindi po tayo magkaroon ng aksidente or injury. Kasi po ang soap making po is crucial. Kaya lang po hindi nagsusuot ng mga safety precautions is dahil sanay na po ako dito kasi ito po na po itong ginagawa. Yun. So mga first time na sumusunod sa atin, please wear po goggles, gloves and long sleeves po. Para kung matansigan naman po kayo is hindi kayo magkaroon ng skin allergy or mga sugat. Tapos haluin lamang po natin ng dahan-dahan guys. Tapos yan, titigas na yung consistency nito. Medyo dahan-dahan po siyang sa qualification po. Then after po natin siya na yan, kasi titigas po, ilalapot po ito. Then ilalagay na po natin siya sa molde. And then after that po, kapag nalagay na sa molde, wait for 24 hours bago po siya titigas. And then pwede po siya matry kung goods ba yung ating sabon. Then, after 2 to 3 weeks, pwede na po siya ibenta. Ito, current period po niya is 2 to 3 weeks. Okay. And, haluin lamang po natin na maayos, guys, para po sure na
yung ating ingredients is balanced po throughout the soup. Okay? Yan. So ito guys, lalagyan na natin siya ng coffee grounds. Okay? Yan. So, for me, gagawin ko is 1 tablespoon. Okay. At napakabango po ng aroma na coffee grounds ng Benguet beans. Ang bango guys. Ang binilang ko pala ng coffee is Coffee Corner. Yan, dyan po sa SM Bacoor. Talaga pong ang bango ng aroma. Yan. Lagay lang po natin siya sa soap. Alright. Yan na po yung magiging natural color na din, no? Okay. Tapos, haluin na po natin. Dahan-dahan lang po. Yan. Para na po siyang cookies and cream kung makikita niyo. Yan po siya. Kumakalit sa dalit. Good for the skin po ito. Kung maaari nyo, antioxidant po talaga ito. Naturally made coffee soap po. Ang bango. Kung nandito kayo, maaamoy nyo. Ang bango ng aroma. So yun, pwede nyo itong bilhin guys. Nandun sa link sa baba, yung aking coffee soap. At talaga naman nakita nyo ingredients all natural po. Sure na nakaka good for sa skin ito, nakakaputi. And talaga naman magiging healthy ang skin nyo dito. Haluin lamang po natin na maayos po, no? Ganda rin ang consistency niya guys, eh. I like it. Ang bango niya. Ganda. So yun guys, yung mga gusto palang magawa ng sabon, yun, follow nyo lang channel natin para updated kayo sa mga different kinds of soap para gagawin natin. Yun. Ituturo ko rin sa inyo para gumawa nito mga tomato soap, milky oatmeal soap, honey soap, lemon soap, turmeric soap, at marami pa iba, whitening soap. Yun. So follow nyo lang channel para mas updated po kayo. And yun, sa mga gusto mag-start ng business, kaya nyo to, kaya nyo. Kaya natin to. Alright, so tapos na po yung ating soap. Ayan. So sa qualified na, ganda na yung consistency. Alright, so ngayon guys, syempre, ibubuhos na natin siya sa ating mold. Okay? Ayan, tapos yan, buhos na po natin siya sa mold natin. Ganda na po ulan. So yan guys, as you can see, napakaganda ng consistency ng ating sabon. Ating soap. Ayan. So, we will wait for 24 hours and then babalikan po kayo. Ayan. Pagka andito na yung end product. And yun guys, kung nagustuhan nyo pala yung ating video, can hit the like and share nyo naman sa iba para matuturin sila kung paano sila magsimula ng business about soap making. And yun, para sumatulong sa ibang kababayan natin. And yun, sa mga bago supporters, can hit the
Subscribe and notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga videos pa natin na paparating about sa business, about sa investment at marami pang iba. So yun guys, this is John Creech and maraming salamat sa panonood and see you sa lahat. God bless. Thank you po.